Ito na yung mga pinapangarap nyo, no? Pinapangarap nyo lang nandito na sa harapan natin ngayon. Colnago Dream, guys. Kando, dilaw na dilaw, combination ng blue. Eh, no? Biker. Biker, no? Oo, oh, nga, no? Design. May design siya dito, na siklistang nakatalikod, no? Ayan, no? Pinarello FP3. Carbon loader rin, syempre. Carbon loader rin. Uy, Italian din. Italian din, ano? Colnago Gio. Titanium na, brad. Titanium po. Titanium na. Uy, grabe. Gio CT1. Ayun, no? Pitik check. Titanium, lodi. Uy, meron pa palang available na boteke rito, guys, oh. Sa CK's Bike din. Shop. Italy brand din, syempre. Nag-champion din po ito. Champion yung mga boteke. Uy, grabe. Colnago, mga excited bossy. Ako ipakita sa inyo to, mga kapadyak. Colnago Master PU, no? Eh, nakita niyo naman yung kulay, oh. Ubing-ubing. Colnago Primavera. Primavera. Wow. Botekia Aerospace. Grabe to. Classic road bike Saroni, gawa rin ni Colnago. Ridley Noah. Grabe din to, Mika. Pogi, malakasan din, no? Specialized Alez Lazaretti. Classic road bike, guys. Ito, napansin ko may naka-indicate dito. Columbus. Gawa rin to ng Campagnolo, si Lazaretti. Ayun, ayun, no? Makikita. Olmo Tecno. Guys, carbon loader rin syempre. Kita nyo naman yung pattern ng pagka-carbon niya. May pagka-classic. Tignan nyo. Kung nakita nyo kanina, guys, yung mga modelo na Bottecchia na road bike. Ito, Bottecchia. Classic road bike. Oh, eh, no? Matanda pa yata sa lolo nyo to. Oh. No? Pero yung condition, nandito pa rin. Oh. Parang brand new condition pa rin, Mick. Kung meron mga road bike, meron din kaming mountain bike, mga boss. Siyempre, meron din tayong available nyan. Ito, Giant Anthem X na naka-full suspension. Mountain bike naman to. Rossi. Oh, mukhang vintage tong bisikleta vintage na to, no? Vintage. Yung kabuang forma niya, itsurang road bike. Frame, gulong, lahat, saddle. Na iba yung kanyang handlebar, guys. Tignan nyo, mukha siyang parang pan-touring, no? Uy, mga boss, may kakambal pala, no? Kakambal niyan, mga boss. Giant Anthem X. Ito, naka-dropper post pala, no? Naka-dropper post. Ayun, no? Sige nga, Mick. No, pag-adjust nyo, ganyan, ganyan, ganyan. Uy, grabe. Depende pa sa pagpindot, no? Depende sa pagpindot. Yo, what's up mga kapadyak? Nagbabalik ang inyong lingkod, Tireless Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Marikina City upang bisitahin itong CK's Bike Shop. Ngayong araw mga kapadyak, siguradong magsasawa na naman kayo sa dami ng mga available na road bike. At talagang pag malakas ang bisikleta, may mga mountain bike nga rin pala silang available dito. Sample lang ko kayo mga kapadyak kung ano yung mga available na bisikleta may papakita natin ngayong araw. Nakikita nyo ba to? Bottecchia na road bike galing ng Italy to. Ito yung isa sa pinakapangmalakasan ng CK's Bike Shop ngayon. Meron tayong Pinarello, Colnago, Ridley at Specialized. Napakarami pang iba. Kaya kung ako sa inyo, dyan lang kayo, tumutok lang kayo. Samahan nyo ako ngayong araw para malaman nyo kung ano yung mga available at para malaman nyo rin kung ano yung mga detalye at ang presyo ng mga available na bisikleta. Dito sa CK's Bike Shop, alam nyo naman kapag CK's Bike Shop, puro imported na bisikleta at sa abot kayang halaga. So dyan lang kayo mga kapadyak, tumutok lang kayo at samahan nyo ako today. Let's go! Okay mga kapadyak, bago tayo tuloy ang magsimula dito sa CK's Bike Shop, nais ko munang ipakilala sa inyo yung makakasama natin ngayong araw. Pero alam ko naman na kilalang kilalo nyo na kung sino yung makakasama natin ngayong araw dito sa video natin. Walang iba kundi si Boss Mico Miguel. Yo, magandang umaga o gabi kung ano rin yung pinapanood to mga ka-tireless vlogger natin dyan syempre. Kamusta ba sa CK's Bike Shop ngayon, boss? Ayos naman, boss. Madami tayong benta ngayong February, lalo na ng January at December. Okay. Muli mo namang imbitahan yung mga kapadyak natin na muling bumisita dito sa CK's Bike Shop. Yon, mga boss. Muli ko ay iniimbitahan dito lang yan sa CK's Bike Shop, mga bossing. Dito sa
47 Kaolin Street, Twin River Subdivision. Yung bablagan natin ngayon ni Boss Tireless. Tapos meron din tayong shop sa 10 Rasuliman Street, parang Marikina City rin mga boss. Okay, tuwing anong oras ba open ang CK's Bike Shop? Yung CK's Bike Shop mga boss, open siya 8 a.m. hanggang 8 p.m. Pero kung maumagahin kayo or gagabihin kayo, mag-contact lang sa page para masalubong namin kayo mga boss. Ah okay, pwede yung ganun ano, adjustable kahit umaga no? No? Oh, pwedeng ano. Pwede. Tuwing kailan? Open Monday to Sunday, ka. Boss. Walang Monday. Sarahan, no? Monday to Sunday, walang sarahan. Kita nyo naman. Kung kailan kayo no? Pwede. Kung kailan kayo available, pwedeng-pwede kayong bumisita rito. Contact number na rin, Mick. Yun, mga boss, ang contact number natin sa CK's Bike Shop, 0995-3576-146, mga bossing. Okay, kung sakaling may mga magugustuhan kayo, contactin nyo na lang sila sa numerong sa numerong binanggit sa atin ni Boss Mico. Sige, Mick. Ano-ano ba yung mga bago nyo ngayon dito sa CK's Bike Shop? Dito mga boss, sa CK's Bike Shop, meron tayong mga bagong butekya, may Pinarello, Colnago, may Ridley din tayo, may Specialized mga boss, at meron yung sobrang tandaan na Saroni, gawari ng Colnago. Uy, mukhang puro pang malakasan na naman yung mga available natin dito sa CK's Bike Shop. So simulan na natin to, Mico, para maipakita na natin sa kanila kung ano-ano yung mga available na pang malakas ang bisikleta dito sa CK's Bike Shop. So dyan lang kayo, tutok lang kayo, let's go. Okay mga kapadyak, eto na at magsisimula na kami ngayon dito sa CK's Bike Shop. Makikita na natin at malalaman na natin yung mga detalye ng mga pang malakas ang bisikleta dito ngayon sa shop nila. So ano-ano ba yung mga pwede nating pakita sa kanila dyan boss? Eto mga boss, si Butekya Aerospace. Butekya Aerospace. Pandiinan na agad dyan mga boss. Pandiinan na agad to ha. Eto nga pala oh, Butekya Aerospace. Grabe to. Italy made to, Mick. Italy. Italy made ano? Full carbon. Full carbon. So yung pinaka-carbon niyan, frame, fork, seat post, bukod doon may iba pa bang carbon diyan? Tingnan lang, ito hindi naman na carbon. Yan, carbon na 'yan, Paul. Ito pa yung isang napansin kong carbon eh, oh. Yung spacer niya, no? Spacer niya. Grabe naman to. Ano size ng frame niyan? Ano, 53 top tube, 53 naman sa seat tube. 53 top tube. 53 seat tube. So squala tayo dito. Madala sa Italian bikes yan. Grabe to. Carbon Lodi. Tapos ang kargang group set. Shimano Ultegra. Shimano Ultegra. Guys, na nakatubay. Ultegra crank, FD, RD. Sa notebook mo? Na Shimano Ultegra boss. Kasi naka, ano yun, disc brake na yan siya eh. Disc brake na, no? Pati yung disc brake niya, Ultegra. Ultegra din. Grabe. Straight. STI, oh. Straight. Shimano. Ultegra, Superbike, Aerotype, yung kanyang itsura, panalo, no? Wala na silang hahanapin dito sa isang wala to, na, no? Wala na mga boss, ito na talaga, sobrang mura rin ang presyo na binibigay namin niya mga boss. Okay, yung rim na ginamit sa kanya, no? Full chrome. Ito, alloy lang ba to? O carbon loaded rin? Parang alloy na carbon eh. Parang alloy na carbon, no? Vittoria Sapiro naman yung ginamit sa gulong, 700x25C. Naka true axle na, no? True axle. Grabe yung disc brake rotor niya, talaga namang pang malakasan. Hydraulic na to, no? Yes, boss. Grabe, hydraulic disc brake. Magkano naman ang presyo? To boss, binibigay namin ng 180k. Sobrang para mura dito, na yan, no? Boss. Butekya Aerospace. Kasama na ba to? Yung mga previous na yan? Previous na talaga, no? Litz pedal. Look, yung ginamit, oh. Wala ka nang hahanapin para sa isang to. Lahat nandito na. Unang-una pa lang yan, ha? Una pa lang yan. Pandiinan na kagad. So, dito na tayo sa pangalawa. Pakita na natin to. Yan, si FP3, Pinarello rin, mga boss. Pinarello FP3. Carbon loaded rin, syempre. Carbon loaded rin. Uy, Italian ka. Din. Italian din, ano? Ito na naman si Onda, Mico. Wavy. No? Wavy. Kita nyo yan? So, yung mga materials na ginamit sa kanya, from frame, fork, tsaka seat post, lahat yan carbon. Mate. Carbon lahat yan mga boss. Lahat yan carbon. Pati yung mga spacer na napansin ko dito. Yan, carbon loaded rin guys. Dito lang tayo nag-alloy. Sa stem tsaka drop bar no? Pero ang maganda dyan, ginamit naman dyan, branded pa rin. Branded. Giant tsaka most. Giant tsaka most. Yung ginamit na brand sa kanya. Ito pa pala isang carbon na napansin ko, Miko. Yung kanyang crank arm. Ayan o. Most na carbon loading. Naka hollow tech to guys ha. Hollow tech, naka tubay. Shimano 105 yung ginamit na FD. Siyempre ganun na rin yung ginamit sa RD. Kita nyo yan. Eto ilang speed to, nakasulat dyan Mick. Eto pwede pa natin na ilista sa may wagon notebook yan. Ito 4,
6, 8, 10 speed. 10 speed. Tingnan nyo yung ginamit na rim brake sa kanya. Shimano 105 din yan. Most na rin ha. Yung ginamit na rim sa kanya, guys. Ayan o. Most. Grabe. Puro panalo. Ano sukat ng frame nito, Mick? Ano yan, boss? 55 sa top view, 55 sa seat. Pero papasok pa siya sa 54. Oh, pwede pa. Parang, ano yung 54.5, parang ganun. Parang gitna ng 55. Gitna ng 54. Nga pag sa medium, medium, parang gano'n, sakto yan, no? Filipino size, pwede to. Goods na goods, guys, oh. Tingnan nyo yung ginamit na brake lever shifter sa kanya or yung STI. Shimano 105 na rin, syempre. Kung ano yung pinakita nating rim set sa likod, gano'n na rin yung rim set sa unahan. Quick release na yung hub niya, na kaya easy to maintenance na rin tayo dito. Ito yung sinasabi nating carbon seat post. Ayan, no? Kita nyo naman, may naka-indicate naman dyan, kaya hindi magsisinungaling ang ebidensya. Matika. Saddle natin, Sel Italia. Panalo, guys. Maganda pa ng drop bar, oh. Most. Tapos yung bar tape na nakalagay sa kanya, mukhang bago, Mick. Bago, bago. Leather. Nasa magkano naman kaya itong Pinarello FP3 na to? Ito, mga boss, binibigay na lang namin ng 80K. 80K? Oh. Nga pala, yung mga binabanggit natin, or yung mga mababanggit ba nating presyo dito, may bawas pa ba yan? Itong aerospace, konti lang, pero mapapatawad pa kayo. Mapapatawad pa kahit walang kasalanan. Tawad na tawad kayo dito, pwede naman. Pwede, kaya pang isagat. Asking price lang namin, 80K. Asking price, 80K. Siguro, kaya pang bawasan yan, ano, Mick, no? Malaki-laki pa. Pag-uusapan natin, no? Oh, pwede, pwede. So, sa tamang pag-uusap, yung tamang presyong makukuha nyo rito sa CK's Bike Shop. Dito naman, napakadali naman kausap ng mga tao rito. Basta, maayos kayong kausap, kaya nilang ibigay. Yung sagad na sagad na presyo, Mick, no? Oo, oh, sige, dito na tayo. Pakita na agad natin to. Ito, napansin ko. Colnago Primavera. Primavera. Wow. Grabe naman to. Yung materials ng frame natin dito, mukhang alloy, no? Alloy. Alloy. Pero pagdating dito sa kanyang fork, kalahating carbon, kalahating alloy, guys. Ano sukat niyan, Mick? Ano to, mga boss? 52 top tube. 40 naman sa C-tube, mga boss. Okay, tandaan nyo yung mga sukat na binabanggit sa atin ni Miko dahil mahalaga yan kapag ka bibili kayo ng bisikleta, lalo pag mga road bike. Naka-engrave, tsaka ano ha, ukit talaga. Ukit, ukit. Binutas siya, oh. Talagang sinalpak dyan yung logo ng Colnago, no? Dito, ang kargang piyesa natin dito, napansin ko, naka Shimano 105, tama ba? Oo, Shimano. Shimano 105, pansinin nyo yung nakakabit na RD sa kanya, oh. Shimano 105, bilangin mo kung ilang speed yan. 10 speed siya. 10 speed. Ultimo yung caliper brake. Shimano 105 din po yan. Pati FD natin ha, Shimano 105. Yung ginamit naman na crank, syempre FSA yan, guys. 50-30-40. Hollowtech na rin tayo dyan, kaya kung makikita nyo, may bottom bracket tayo. Naka Shimano rim set, ang ating rim na nakakabit dito. Kita nyo naman, wala din talo. Walang tapon, 700x23C ang ating sukat ng gulong, gawa naman ni Kenda yan. Ano pa ba yung mga mapapansin natin pang malakasan dito? Siyempre yung STI natin dyan, Shimano 105. Ang dropper na ginamit sa atin, FSA Stem Colnago, pati yung ating mga headset dyan. So magkano naman ang presyo ni ito, Colnago Primavera? Ito mga boss, si Colnago Primavera, binibigay na lang natin ng 65K. What? 65K lang yan, boss? Sobrang mura na yan, mga boss, sa 65K. Grabe, wala pa 70K, may Colnago ka na, no? Dream bike mo, nandito sa CK's Bike Shop sa abot kayang halaga. Sobrang mura. Try nyo munang mag-canvas sa iba, magtanong-tanong muna kayo. Tingnan nyo kung kanino pinakamura, walang iba. CK's Bike Shop yan, mga boss. Literal na imported na mga bisikleta talagang galing ng ibang bansa sa abot kayang halaga. Oh, diba? Pakita natin yan. Dito naman, ito mo, maganda rin itong isang to. Ridley Noah. Noah. Ito guys, meron tayo available dito na Ridley Noah. Grabe din to, Mika. Ang malakasan din, no? Siyempre, carbon loader rin yan, Mick. Matik, mga boss. Uy, carbon grabe loader. Ka naman pumitik. Hindi ba maapektuhan yan pag ganyan ka pumitik? Hindi ba babasag yan kahit katok-katokin nyo ba, mga boss? Okay. Napansin ko, Mick, tignan mo. Yung kanyang frame, yung seat post niya nakadugtong na. Nakadugtong. Integrated seat post tawag dyan, mga integrated boss. Integrated seat post. Grabe, bihirang-bihira yung mga ganyan, no? Kumbaga, uniqueness na ito, kung gano'n na lang kayo kataas, puputulan nyo na lang. Ah, okay. Kumbaga, yung height mo, talagang nakadepende, no? Mm. Kung saan mo puputulin yung kanyang seat post. Grabe. Para masalpak mo itong upuan niya. Yun, ang maganda, no? Sinasaklob na lang, Mick. Ayan, no? Nakasaklob na lang siya. Talagang may sukatan dito, ayan, no? Meron talagang specific na
seat height para sa kanila, no? Ano sukat ng trim niyan, Nick? Ano to mga bossing si Ridley Nova natin? 54 top tube, 53 naman sa seat tube. 'Yon, tandaan niyo yung sukat na binanggit sa atin, ha. Tingnan niyo. Carbon frame, carbon fork. Siyempre, nakaduktong na yung seat post. Carbon na rin yan. Carbon, siyempre. Carbon. Tapos, ang kargang pyesa natin dito, napansin ko, Campagnolo, Mick. Campagnolo. Campagnolo Veloz. Tignan nyo yung crack niya, no? Hollow tech, nakatubay, siyempre. Uy, grabe, tunog mayaman pa pala to. Nakakakiliti naman yung tunogan natin dito. Eto, Veloz din, ha? Yung FD, siyempre, yung RD, Veloz din. Pakibilang mo nga kung ilang speed yan, Mick. 2, 4, 6, 8, 10 speed. So 2x10 speed tayo, guys, ha. Syempre yung ginamit na caliper brake dito, eh, Campagnolo Veloz na rin. Full chrome naman yung ginamit na rim set sa kanya, guys. Full chrome. Kaya talagang walang tapon, Nick. Sel Italia sa saddle. Kita nyo naman yung stem na ginamit sa kanya, oh. Stout XC dropper natin dito, Deda. Syempre yung ating brake lever Veloz na rin. Ayan. Walang tapon, guys, lahat. Oh, yung ating rimset sa unahan, syempre parehas lang din ang rimset sa likod. Continental yung nakalagay na gulong sa kanya. Ayan, oh. Continental Ultra pa yan, talagang pangmalakasan. Dito, Mick, magkano naman ang presyo natin dyan? Sobrang panalo ko na dito, mga boss, sa halagang 75k lang yan, sigurado ka. Tingnan ko nga, tingnan ko nga. Notebook check. Notebook 75k, pangit pa rin sa ulan. 75k nga lang, mga kapadyak, oh. May Ridley ka na. Talagang integrated pa yung seat post. Napakabihira nung ganyan. Uniqueness na ito. Yun, di ba? Unique na unique. Tsaka bihira na tayo makakita ng mga ganyan ngayon, no? Dito na lang yan meron sa CK's Bike Shop. O, diba? Eh, yung dalawang battle cage na nakakabit dyan, kasama na rin yan. Sa inyo na yan, mga po. Uy, sa inyo na yan. Wala, tapos na Pasko, may regalo pa kayo. Sa inyo, no? Na yan. Tapos na Pasko, may regalo pa. Sus Mario Joseph, dito lang yan sa CK's Bike Shop. Mura next. Na, may previous pa. Mura na, may previous pa, sinabi mo pa. Agree ako dyan. Next tayo, eto. Specialized naman. Oh, specialized. No? Specialized ano yan? Alles. Specialized. Alles, mga kapadyak. Ito napansin ko, yung frame niya, alloy. Tama ba? Alloy, alloy. Alloy, pero smooth weld lang, smooth yan. Smooth welding. Hindi mo mahahalatang alloy. Yun ang maganda. Tsaka, agandahan dyan, alloy siya. Pero yung bigat niya, eh, para na rin carbon, Mick, no? Medyo magandahan lang din. Light alloy. Yung mga ano, ha, nagtatanong ng sukat, mas maganda siguro kung papasyal na lang kayo rito. Oo, maganda. Kasi rin. Wala naman tayong, ay yung sukat pala, ay yung timbang, bigat. Yung bigat. Wala naman kasi tayong ano dito, bike, eh. Scale. Oo, yung bike scale na tinatawag. Eh, alangan ng hula pa tayo, di ba? Mahirap naman yung ganun. So, sa susunod siguro na video, baka meron tayong pantimbang ng bisikleta para pati yung timbang aalamin natin. Pero sa ngayon, sukat-sukat lang muna. Tsaka, mas maganda kasi kung pupuntahan nila, eh, no? Matatantya nila kung gaano kabigat yung bisikleta. Pero magugulat kayo sa gaan. Magugulat talaga. Oo, di ba? So, ito, alloy nga yung frame. Yung fork niya, alloy din. Alloy din. Alloy din yung fork, guys, ha? Kita niya. Specialized din syempre yan. Tapos ang kargang pyesa natin dito, Atina. Campagnolo Atina. Pero yung crank na nakalagay sa kanya, guys, most hollow tech din syempre. Nakatubay setup tayo. Ayan, Atina. Atina. Tapos ilang speed to, Mick? Bilangan mo yan kung ilang speed yan. 2, 4, 6, 8, 10 speed. 10 speed. So nakatubay 10 speed. Ultimo yung rim brake natin dito is Campagnolo Atina. Eto, pansinin nyo, guys, yung kanyang rim set. Kita nyo yung rim set niya, reflectorized, Mick. Ayan, oh, reflectorized yan. Kumaan ng araw yan. Or ng mga ilaw ng sasakyan. Sa dilim, oh. Oo, sa gabi. Talagang magre-reflecto pag nasinagan kayo ng ilaw ng sasakyan. Mavic to, no? Mavic, Mavic. Mavic. Pati yung hub, Mavic din. Yung ano natin, yung rayos natin dito, sobrang kapal din. Siyempre, Mavic na rin yan, guys. Bladed spokes. Sobrang solid. Uy, ito pala, napansin ko, Mick, oh. Yung ating seat post dito is carbon loaded. Carbon loaded yan, boss. Tapos scat yung saddle, tsaka yung korte ng ano, ha, seat post, ha. Kakaiba rin. Kakaiba. Ito kasama ba 'to? Yan, pwedeng bigay na yan, mga boss. Ayun, pamigay na yan. Yung mga spacer natin, carbon din, drop bar. Tignan niyo yung drop bar, aero type po. Deda yung stem, napakahaba ng stem nito. Oh. Sobrang haba. Ito, ito, Campagnolo Atina rin. Carbon. Carbon loaded. Eh, no.
ergo power shifter, di ba? Mavic din yung rim set natin. So unahan, same lang din sa likod. Magkano naman ang Specialized Alice? 40k, wag mo nang banggitin 40k. Oy, yun nga pala si Sir Jun. Sir Jun. 40k. Wag mo na raw tignan sa notebook, 40k. Pinakamababa na yata yung binigay mong presyo, Sir Jun, ha? Pasok lang. Ano na kasi, dumating si Tireless kanina. Kasi ano, si Ramil. Oo. Nalik ko, nalik yung... 40k. Grabe, pero yung 40k na yun, mura na yun, ha? Pero may bawas pa yun. Pwede natin pag-usapan, pero huwag nyo naman lakihan. Oo. Pero may bawas pa. May bawas pa. Yun ang maganda. Patawa rin, kahit na walang kasalanan. Kasalanan. Oo, di ba? Dito lang sa CK Spice Shop. Kinatok ko pa. Oh. 2021 model, 2022. Uy, ganda pala nun ah. Kahit nakatok-katokin, Sir Jun, okay lang. Pwede pitigay na. Kahit maghapon. Wag na maghapon. Baka gabihin, hapon na kasi. Okay. Dito sa CK's Bike Shop, okay lang. Kahit pitik-pitikin nyo yung mga carbon na bisikleta, walang problema yan. Kahit maghapon pitikin, okay. Diba? Ibig sabihin yan, talagang quality yung mga available bikes dito. Eto, dito na tayo. Dito na tayo. Tecno. Eto, available din sa CK's Bike Shop. Olmo Tecno. Guys, carbon loader rin syempre. Kita nyo naman yung pattern ng pagka-carbon niya. May pagka-classic. Tignan nyo. Halos lahat yan. Puro carbon yan. Sa mga di nakakala mga boss, si Olmo, Italy made din yan. Ayun. Naka-indicate naman pala, Mick, na Italy made talaga siya, no? Pati yung kanyang fork, carbon din, syempre. Wala kang itatapon dito. Eto, sukat. Sukat. Sukat yan, mga bossing. 54 top tube, 51 seat tube. Yun, ang sukatan natin para kay Olmo. Napansin ko rito, seat post, tsaka itong stem, tinuturo mo kanina. Carbon din. Carbon din, syempre. Walang tapon. Kargang pyesa. Kargang pyesa niyan, mga bossing. Campagnolo. Campagnolo. Veloz yung RD. Pero yung FD, Centaur. Centaur, oh. Pero Campagnolo. Campagnolo rin, ha? Talagang puro pakabig. Walang patapon. Pero ito, 3x, ha? Naka-3x siya, ha? Tapos, naka-ilang speed, Mick? Naka 10 speed, 2, 4, 6, 8, 10 speed. So, 3x10 speed. Ultimo pala yung kanyang rim. Campagnolo rin. Ayan, made in Italy, oh. Nakalagay na, guys. Oh. 700x25C. Sukat ng gulong. Gawa naman ng Vittoria. Vittoria Sapiro. Ano yung binabanggit mo, Sir Jun? Campagnolo Bento yung wheelset niya. Campagnolo Bento ang model, guys. Ayan, oh. Kung ano yung nasa likod, syempre, ganun din yung nasa harap. Tsaka yung ano, ah, kung mapapansin nyo yung spacing ng mga spokes natin dito, talagang madadalang, eh, oh. Luwag. Oh, tatlo-tatlo. Oh, 'di ba? Napakalakas niyan kapag ganyan. Sa presyo, Mick. Yan, diyan tayo magkakatalo. Tingnan natin kung magkano. Olmo Tecno, bigay natin ng 65,000. 65k. Kung ano yung mga nakakabit diyan, kasama na sa 65 'yan. Oh, ito na 'yan, mga boss. Kasama na lahat 'yan, ha. Ito mga carbon. Grabe, may ano po, speedometer, oh. Oh, speedometer. Kasama na rin 'yan. Oh, 'di ko lang alam kung working, eh. Working. Battery lang siguro. Battery lang siguro 'yan. Oh, 'di ba? Olmo Tecno 65k. Negotiable pa, Mick. Tego pa 'yan, mapag-uusapan natin. Oh, 'di ba? Pwedeng tumawad kahit walang kasalanan. Oh, dito na tayo. Dito tayo. Sa mga naghahanap ng mga classic na road bike diyan, napakarami. Hanggang doon sa dulo, puro classic 'to. Dito na muna tayo, syempre. Ito si Colnago Gio, mga boss. Colnago Gio. Titanium na, Brad. Titanium po. Titanium. Uy, grabe. Gio City 1. Eh no, pitik check. Titanium, lodi. City 1. Grabe. Titanium na. City 1, ano? Eh no. Tsaka... tawag na ano, four corner color of the world. Ayun yun. Four corner color of the world. Makikita mo, paint niya parang mapa. Yun nga eh, papansinin ko pala, Sir Jun, nabanggit niyo na po agad eh, no? Parang mapa nga oh, yung kanyang finish ng paint. Mick, napansin ko sa isang to, yung ibang part ng frame niya, titanium, di ba? Oo, titanium. Pero may napansin ako sa ibang parte ng kanyang frame, may carbon. Carbon, eh, no? May carbon, no? Kasi maraming model ang Gio, may Gio Mapi, may Gio... Maraming kasing klase na Gio color. Oo po, iba-iba po, no? Gio. Parang mga National Geographic, mga ano? Mapang-mapa. Mapa. Tapos... Mapa yan kaya Gio, Geographic. Geographic nga, tama. Eto,
yung kanyang fork, ayan o, forced carbon. Colnago rin syempre, ito full carbon to. Sergio, carbon yan, no? Carbon. Full carbon. Ano sukat ng premium mic? Naka-indicate pa dyan? 5253. Okay, tapos ang kargang pyesa natin dito, Campagnolo na rin. Campagnolo na rin. Racing feed, yung nakalagay dito sa kanyang bracket. 3-way setup siya. Tapos yung kanyang FD, Campagnolo Chorus. Yung RD natin dito, Campagnolo Record. Mic, pakibilang mo kung ilang speed yan. 9 speed nga. Tapos yung nakakabit na rim set sa kanya is Kalma. Kalima yung rim set na nakalagay sa kanya. Campagnolo Kalima. Yun, Continental naman yung ating gulong na nakakabit dito. Record yung STI niya. Record ano, ito oh. Carbon Lodi. Ayan oh, kita nyo, ergo power shifter, carbon. Tapos Daytona Campagnolo yung ating rim set sa kanya. ITM, drop bar, ITM din syempre yung ating stem. Tingnan nyo naman yung mga spacer natin dito. Puro carbon, Lodi. Diba? Magkano naman kaya yan? Din. Pati seat post, no? Carbon. Ayan. Seat post, carbon. Yung saddle natin, bottom saddle. Kasama na ba itong mga to? Ayan. Sama na natin yan. Sama na lahat yan? Lahat ng makita nila kasama na. What you see is what you get. Dito sa CK's Bike Shop. Pati si Miko, sama na, no? Mahirap yan. Okay, magkano naman po ang presyo natin dyan? 130,000 pesos. Ang pedal nito ano ah, speed play, hindi ito ah. Yung bilog. Bilog yung ano yan. Kasi trinay ko lang para kung... Ah, okay. So papalitan pa po nila, nyo yan. Speed play. Ah, oh, yung parang bilog, bilog lang po, no? Yung 5. Oh, parang kasing laki ng 20. 20 pesos na barya. Yun lang pala yung kanyang pedal. Abangan nyo. Ko lang para kung ano yung... Siyempre, para pag sinakin ni customer. Kung saan komportable, no, Sir Jun, no? Di ba? Sa mga may korsonada niyan, ha? Colnago Gio. Available yan. CT1. Okay. So, dito na tayo. Ito na. Ito, mga boss. Saroni. Saroni. Gawa rin ng Colnago to, mga boss. Oh, syempre, kitang-kita naman. Eh, no? Logo pa lang, Colnago na. Ano sukat ang frame nito, Mick? Ito, mga boss, si Saroni, ang sukat niyan. 54 top tube, 54 din sa seat tube. Squala tayo dito. Squala. 54. Etong air pump na nakalagay sa kanya, kasama na ba yan pagka binili nila? Sa inyo na yan. Kasama na? Uy, grabe oh. Yan original. Yan talaga modelo yan eh. Kumbaga, pati air pump na ito, makaluma rin eh. Makaluma rin ano. Pero yung ano niya, pito niya. Pero yung value niyan, grabe naman talaga. Grabe sa iba, pero si Guys Bike Shop mura lang. Affordable. Yan, affordable. Sobra. Oh, diba? Eto ha, nandito shifter natin sa kanya. Oo, yan. No? Sobrang tanda na itong Saroni dito, diba? Parang mga 80s ba? 18s. 80s? Naka-downshifter tayo rito ha. Alam nyo ba kung ano brand nitong shifter nito? Ayan o, nakasulat na o. Nakaukit pa nga mismo. Campagnolo. Campagnolo, guys. What? Friction ano yan eh. Shifter. Friction shifter, kung tawagin. Friction shifter, kung tawagin, guys. Kita nyo naman yung drop bar nito. 3T. No? Sir Jun? 3T. Tapos yung stem natin, syempre, 3T na rin. Tsaka napansin ko, grabe yung bar tape na nakalagay sa kanya, no? No? Parang fiberglass. Parang fiberglass eh. Parang fiberglass na classic, oh. Kasi naunang balit kasi yan. Grabe. Tapos yung brake lever natin dito, naka-indicate universal. Naka-engrave din yan, mga boss. Tapos yung ating rim brake, yung mismong caliper niya, naka-indicate din sa kanya is universal. Oh, ano pa? Yung hub natin dito may singsing oh. Ano to? Campagnolo rin? Campagnolo rin ba yung hub niyan? Oh, ito nakalagay sa kanya eh oh. Nisi. Oh, Nisi. Sa rim nakalagay Nisi. Tapos ito yung crank natin. Mistral. Mga old brands. Mga old brand ano? To. Mistral by ano to? Ano nakalagay diyan? Omega. Mistral by Omega nakalagay, guys. Tapos yung ating FD dito, Campagnolo rin na classic na classic na. Tapos dito sa RD, Campagnolo rin. Eh no, hindi naman nagsisinungaling ang ebidensya, guys. Nandiyan na 'yan. Naka-emboss pa nga 'yan, no. Kaya kung sasalitin mo, masasalat mo talaga dahil nakaangat 'yan, yung mismong brand niya. So ito naka 2x ano, Mick? 2x8 ay 62462. 2x6. Type yung ano niyan? 2x6 speed. Type yung Cugs, yung cog thread type po. Thread type. Tapos San Marco yung saddle.
Magkano kaya presyo nito? Ito mga boss, si Saroni, bibigyan na lang natin ng 75. 75 lang? Meron ka ng Saroni, classic road bike, sobrang vintage na nga, binanggit sa atin ni Miko. Grabe, dito na lang yata meron ito eh, no? CK's bike shop. Mas nagandaan nito, original pati wheelset niya kasi nga, eh, tubular. No? Nisi tapos tubular pa. Ito yung mga ginagamit ng mga pang racing na wheel. Sinaunang karirista, Sir Jun. Mga late 80s yan. Ginamit ng mga sinaunang karirista, no? Saroni, gawa ni Colnago. Wow, tingnan nyo yung emblem nyo or yung logo nyo. Ito pala siya, no? Si Saroni. Guwapo rin, ano? Awig ni Miko. Awig? Layo. Gayahin mo nga yung ngiti niyan. Gayahin mo, gayahin mo. Mix yung ngiti. Ayan, oh. Awig na awig. Baka mamaya, lolo mo pa pala yan. Awig na awig. Awig na awig, eh, no? Halo pala Italiano. Oh, dito na tayo, dito na tayo. Ito mga boss, si Butekia. Uy, meron pa palang available na Butekia rito, guys, oh. Sa CK's Bike Shop. Italy brand din, syempre. Nag-champion din po ito. Champion yung mga Butekia. Uy, grabe. Kilalang kilala pala ito sa Italy. Dahil itong mga ganito, nag-champion daw yan sa Italy, guys. Kita nyo naman yung emblem niya, no? Butekia. Ito, carbon alloy. Parang alloy, no? Alloy yung frame. Ano sukat niyan, Mick? Ang sukat niyan ay... 53-53. Squala tayo dyan. Squala. Pero yung ating fork is carbon. Alocarb. Alocarb ba? Alocarb. Itong parte na to, alloy. Eh, pero pag baba, carbon. Tapos ang kargang pyesa natin dyan. Daytona. Daytona. Campagnolo. Yung crank. Ayan, Campagnolo, nakatubay. Yung FD natin, syempre, Campagnolo na rin yan. Yung RD natin, Daytona rin. Campagnolo rin yan. Daytona, Campagnolo na rin. Ilang speed siya? 10 speed. 2x10 speed. Yung rim brake natin dito, dito na Campagnolo na rin, guys. Yung rim set natin, may idea ka, Mick? Wala. Walang naka-indicate, eh, no? Pero may tatak dito, parang Shimano. Shimano. Shimano na, ano yan, malamang Shamal. Shamal, Shimano. Di na rin masama dahil pagka Shimano naman, alam natin yung quality niyan. Vittoria, Vittoria Rubino yung gulong, 700x23C. Para dito sa sukat niya. Ito yung seat post niyo, carbon loader rin, no. Cell Italia naman ang gumawa niyan. Yung ating saddle, syempre. Di ba? Drop bar natin, stem. Ayan, may mga naka-indicate diyan. Deda, drop bar, comp naman yung stem. Cane Creek. Tingnan niyo naman yung headset niya, oh, di ba? Tapos ito, ergo power shifter natin dito, Daytona, Campagnolo na rin. Magkano naman dito, Mick? Ito mga boss, si Butekia, mga bossing, bibigay natin niya ng 65. 65,000 lang, may Italing bisikleta ka na. Nagkakamurahan, no? Na sa CK's Bike Shop. May Italian bike ka na sa CK's Bike Shop. Next na agad tayo ito dahil dito. Colnago, mga excited bossing. Ako ipakita sa inyo to, mga kapadyak. Colnago Master PU. No? Hello, kita nyo naman yung kulay, oh. Ubi. Violet. Tsaka nakalags. No, Mick, no? Nakalags, nakalags. Magkakaduktong yan, guys. Ito, Colnago rin, no? Makikita nyo dito. Naka-indicate or naka-engrave naman, no? Colnago. Ano sukat ng frame nito? Ang ganda, ha? Ito, mga boss, pasokin sa inyo. Filipino size. Filipino size? Colnago, 54-54. 54-54. Guys, alam nyo naman, di ba, pagka Colnago, yung logo nyan, yan, yung logo nyan, di ba? Para siyang club. Kung ano yung logo nyan, syempre, nakahulma yan sa mismong frame. Kaya kung sasalitin mo yan, makakapa mo talaga na korteng club. Ganyan, no? Club. Ganyan na ganyan yung korte. Pagmula sa top tube, sa seat tube, down tube, lahat yan, korteng-korte ng logo ng Colnago. Ang kargang pyesa natin dito, Mick, is Campagnolo. Campagnolo. Campagnolo chorus, napapansin ko dito sa crank. Oh, chorus, chorus. Chorus. STI chorus. STI din, chorus. Crank, FD, RD, chorus. Ultimo yung kanyang rim brake. Siyempre, chorus na rin yan. Gawa ng Campagnolo. Pero yung rim set natin, Mick, may naka-indicate ba? Indicate. Wala sa rim? Sulat, eh. Pero ito. Pero mukhang Campagnolo rin, Mick, eh. Oh. Italy made. May sing-sing, eh. Oh, Italy made. Campagnolo rin, guys. Yung kanyang hub. Panalo. May sing-sing. Tapos Michelin Dynamic Sports yung gulong na nakakabit sa kanya. Wala talagang tapon. 2x8 speed. Oh. San Marcos saddle. Tignan nyo naman, oh. Talagang naka ano eh, burda. Naka-burda. Tama ka diyan. Ito titanium. Yung stem po, Sir Jun, titanium. Titanium yung stem niya. Pitikin mo nga, Mick, kung mapipitik mo.
Titanium Lodi. Oh, grabe no. Parang yung mga content sa TikTok. Yung nagpapatunog sa mic. Isa mga mic no. Yun no. Titanium. Grab bar natin. Super Italia nakalagay oh. High tech pa nga yan. Diba? Made in Italy rin yan. Ergo power shifter natin. Campagnolo Chorus. Magkano naman kaya para dito? Kay ito, Master mga Pio. Boss, si Master Pio, binibigay natin ng 85. 85,000 pesos. Murang-mura. Tama ka dyan, group sir. Group set pa lang. Group set pa lang. Magkano na? Eh, yung isang buong bike, 85,000 lang. Walang katalo-talo. CK's Bike Shop lang yan. Next na agad tayo, Mick. Dito pa. Marami tayo rito. Di tayo mauubusan ng unit dito sa CK's Bike Shop. Patawarin. Kahit na walang kasalanan, patatawarin. Kahit wala kayong kasalanan. Ito, Colnago tawad Dream. Tawad na kayo. Ito, sa mga naghahanap naman dyan ng Colnago Dream. Ito na yung mga pinapangarap nyo, no? Pinapangarap nyo lang nandito na sa harapan natin ngayon. Colnago Dream, guys. Ganda, oh. Dilaw na dilaw, combination ng blue. Tapos, pati yung bar tape natin, talagang tinernohan din ng blue. May kita mo pa sarili mo nagbabike. Dahil? Eh, no. Biker. Biker, no? Oo nga, no? Design. May design siya dito, oh. Na siklist ang nakatalikod, no? Ayan o, tapos may logo ng Colnago sa likod ng jersey niya, di ba? Grabe to, ang sukat nito, Mick. Ito mga boss, ang sukat niyan 54 top tube. Ang sukat ng Colnago Dream natin, 54 top tube, 54 din sa seat tube, mga boss. Yun, ang sukat, squala no, parehas na parehas, pantay na pantay. Di ba nabanggit natin na pantay na pantay yung sukat ng kanyang frame, top tube tsaka seat tube. Yung group set naman na nakalagay sa kanya, ito pantay na pantay din, Mick, magmula Shimano. Sa crank. Shimano, Ultegra na tubay. FD, Ultegra din. RD, Ultegra din syempre. Ultimo yung kanyang rim brake, Shimano, Ultegra na rin. Pakibilang mo naman, Mick, kung ilang speed yan. 2, 4, 6, 8, 10 speed. So naka 2 by 10 speed tayo. 2 by 10 speed mga bro. Yung rim set natin dito, napansin ko dito sa may pito, may mga nakaukit dyan eh. Oh. Ambrosio. Nakalagay dyan, Ambrosio. Yung nakaukit sa kanyang pito. Guys, grabe. Victoria Sapiro, yung ating gulong. Saddle natin, no? May pagka-aerotype na rin. Shimano 600. Cell Italia, yung saddle natin. Tsaka napansin ko may side mirror, ha? May side mirror, may pasilip. May pasilip. Ayun, no? Ayun, no? May pagsilip, guys, oh. Side mirror pa lang. Panalo na. Stem natin, kita nyo naman. Super Italia rin yan. ITM, drop bar. Grabe. Shimano Ultegra na classic, no? Yung STI natin dito. Tapos yung fork, guys. Ayan, no? Naka-indicate dyan. Mizuno na carbon lodi. Magkano naman kaya sa isang to? Ito, mga boss, bigay natin ng 70K. 70K? Kasama na yung dalawang battle cage. Kasama na yan, mga kasama boss. Kasama na. Nakadikit na, eh. Nakadikit na, no? Wala nang baklasan, na syempre. Eterno yan, eh. Eterno yan. Kung ano yung mga nakikita nyo dyan, kasama na lahat yan. Saddle lang, panalo na. Saddle pa lang, Sir Jun, panalo na, no? Cell Italia. Yung materials nga pala ng frame natin dito is alloy lodi. Alloy yan. Pero tignan nyo naman, no? Colnago. Napakalinis. Brand new condition. Smooth weld din siya, mga boss. Smooth weld. Mga gusto magdalaw. Oo, ganyan talaga gumawa si Colnago. Walang tapon. Walang tapon, mga boss. Puro panalo. Eto, pakita na natin to. Eto, si Colnago. Colnago lang nalagay, eh. Ito sa mga naghahanap pa ng classic road bike dyan, napakaraming Colnago rito. Ito pa isa, oh. Classic road bike na Colnago. Wala nga lang naka-indicate na model name, no? Wala. Pero Colnago yan, original na Colnago. Colnago classic, guys. Ano sukat ng frame nitong isang to? Ito mga boss, ang sukat niya 52-52. 52-52, hindi masyadong malaki, no? Small. Small size. Pasok pa sa small size. Tapos yung group set na nakalagay sa kanya, Campi rin, syempre. Ayun, made in Italy, naka 2x setup tayo rito. Yung kanyang FD nakalagay dyan is Campagnolo Avanti. Yung RD natin dito, Campagnolo rin, syempre. Ilang speed binilang mo, Mick? 8 speed, mga boss. Naka 2x8 speed tayo rito. Michelin Dynamic Sports, yung ating gulong. Yung rim natin dito nakalagay is Duran. Ayun, no? Duran, yung ating rim sa kanya. Ito, ha, yung rim set natin sa kanya or yung rim brake natin sa kanya, guys, Campagnolo rin. Ayan, pati ito, yung tawag na ito. Yung rubber, no? Rubber, Campagnolo rin. Campagnolo rin. Brake pads. Brake pads. Campagnolo rin. Ito,
nakalagay sa kanya, soft comfort. Kaya pagka inupuan mo talaga, komportabling komportable ka. Tsaka i-comfort ka na ito. Yun, sana all may nagko-comfort, no? May hugot pa. Nahugot pa yon. Ito, 11. 11, yung brand ng stem. Tapos yung drop bar natin dito, made in Italy rin, ang nakalagay sa kanya is Super Racing. Yun ang nakalagay, pero goods yan. Ukit. Gawa ng Italy. Ito yung fork natin, no? Nakaukit din yung logo ni Cornago. Di ba? Walang tapon. Tingnan mo, Mick. Yung hub pala na nakalagay sa kanya, Campagnolo rin. Guys, makaukit yan, oh. Solid. Walang tapon. Brake lever natin, shifter natin. Siyempre, Campagnolo na rin. Magkano naman? Ito, mga boss, si Cornago Classic, bigay natin ng 75K. Oh, 75K. Bigay na natin yan. Grabe, mura na yan. Negotiable pa, no? Pwede mo pag-usapan pwede yan, mga pag-usapan. Boss. Dito naman tayo. Ito, si Botekia, mga boss. Kung nakita nyo kanina, guys, yung mga modelo na Botekia na road bike, ito, Botekia Classic Road Bike. Yeah. Eh, no, matanda pa yata sa lolo nyo to. No? Pero yung condition, nandito pa rin. Parang brand new condition pa rin, Mick. Chromoly. Steel frame na Chromoly. So, nakalagay nga rito, made in Italy. Siyempre, ano sukat nyan, Mick? Ito, mga boss. Internal cabling siya, oh. 5249. 52 top tube 49 ang seat tube natin dito. Tapos ang kargang pyesa, Campagnolo rin siyempre. Yung crank, Campagnolo. FD, Campagnolo Mirage. Yung RD, siyempre, Campagnolo na rin. Ilang speed to, Mick? Yung pedal nyo, alloy din, no? 8 speed. So, naka 2x8 speed tayo rito, guys. Yung rim brake natin, siyempre, Campagnolo. Michelin naman yung gulong. Tinan nyo naman yung seat post nyo. May mga design pa. At talaga namang ukit. Cell Italia yung saddle. Tinan nyo naman yung ating bar tip dito. Peeling carbon. Yung ating stem 3T. Syempre, yung ating rim brake, ergo power shifter na yan, gawa na rin ng Campagnolo, guys. Di ba? Wala ka nang hahanapin pa. Nandito na lahat sa bisikletang ito. Magkano naman kaya ito, Mick? Ito, mga boss, yung Botekia na classic na to, bigay natin ng 65K. Oo, 65K. Diba? Mura ng 65K yan para sa classic road bike na Botekia. Italy made, mga wala boss. Wala ka nang hahanapin pa. Next tayo, Mick. Ito, si Lazaretti, mga boss. Lazaretti classic road bike, guys. Ito, napansin ko may naka-indicate dito. Columbus. Gawa rin to ng Campagnolo, si Lazaretti. Ayun, ayun, no? Makikita nyo. Nakalagay nga dito, Pro. Prodotti. Siguro. Campagnolo. Specially. Siguro, ano yan? Italian word ng made by. Parang ganun. Made by Campagnolo. Product by. Tapos naka-downshifter na Campagnolo. Siyempre, yung crank natin. Campagnolo na rin yan. Tignan mo nga, Mick. Campagnolo rin ba ito? Campagnolo, mga boss. Campagnolo. Nakalagay dito kasi. Sprint. Sprint. Tapos, GPM. Yung nakalagay sa kanya. Pero ang pagtitiya ko rito, Italy made din to. Italy made din. Kasi sa mga tornilyo niya, ayan oh. Mga nakalagay diyan, made in Italy. Tapos yung FD natin ay Campagnolo na rin. Ito nga yung ating pedal dito, is steel bearing na. Tapos meron pa siyang 2-cage, meron na rin siyang kasamang leather strap. Talagang kumpleto na, kasama na yung bottle cage, tapos yung air pump kasama na rin syempre, tapos yung ginamit na RD sa kanya 980 Campagnolo. Nakaukit po yan, ha, yung mga binabanggit nating word na yan, Campagnolo, kaya talagang pang malakasan. Mukhang classic na rin to, Mick, no? Classic na classic din talaga, classic na classic. Ultimo yung hub speed. So 2x6 speed. Yung hub na nakalagay sa kanya, Campagnolo na rin. Ito, nakalagay dito sa rim niya, Nisi. Tapos may naka-indicate dito, made in Italy. Made in Italy. Torino, made in Italy. Grabe, no? Walang tapon. Tapos Modolo Speedy, yung ating caliper brake dito. Concor San Marco Super Corsa, yung ating saddle. Tapos kung papansin niyo, yung ating seat post dito, 3T, may mga nakaukit ding design. Grabe yung ating andito. Kitang-kita mo talaga, no, Mick, no? Medyo odd lang siya. Pero tinry ko na rin yung punasan. Kaso nga lang, yun talaga yung baga marka niya dito. Pero sa ano. Mas maganda niyan.
original. Ah, original talaga. Kung ano yung mga nakakabit sa kanya, walang pinalitan. Nakamakdo. All original parts. Tapos ito, yung ating drop bar, 3T stem, 3T na rin. Tapos itong ating brake lever dito nakalagay din, Modolo Speedy. Diba? Magkano naman dito, Mick? Ayan mga boss, bigay na lang natin ng si Lazaretti, bigay natin ng 75k para dito. Vintage bike talaga yan. Vintage bike, napakamura na niyan sa 70k, no? Mick, tapos tignan nyo, Columbus din yung ating fork dito, tapos may nakaukit din dyan na logo ni Lazaretti. Guys, ayan, tinan nyo naman, Campagnolo. Diba? Baka ano pa yan, baka tubular. Tubular, wala nang tapon, lahat puro panalo. Next na kagad tayo, dito na tayo. Ito mga boss, si Rossi. Rossi, mukhang vintage tong bisikleta vintage na to, no? Vintage. Pansinin nyo yung handlebar niya, guys, oh. Grabe, pero yung forma ng ano niya, yung kabuoang forma niya, itsurang road bike, frame, gulong, lahat, saddle. Na iba yung kanyang handlebar, guys. Tingnan nyo, mukha siyang parang pan-touring, no? Pan-touring. Ganun ang setup niya, ganun yung datingan niya. Ano sukat niyan, Mick? Ito mga boss, si Rossi 5656. Hindi ba to si Rossi Balasi? Hindi. Gamit ni Valentino Rossi. Valentino Rossi. Yung bike, yung sikat na ano, na moto rider. Ah, okay. Kala ko po si ano eh, Rossi Balasi. Sino-sino pa sila eh, no? Ano sukat niyan, Mick? 5656. Tapos ang karagang pyesa dito ay Campagnolo, syempre, made in Italy. So naka 2x FD natin, syempre, Campagnolo. Pero pagdating dito sa RD is Exage 300EX. Gawa ni Shimano 'to, di ba? Yes, tapos naka 2x ano tayo diyan, Mick? 2x6 speed, 2x6 speed, tapos 700x23C. Kung papansin niyo yung gulong sa likod, kulay berde, ganyan na rin yung gulong syempre sa unahan. Tapos yung ating rim brake dito ay naka-indicate point. Yung saddle natin, tignan nyo, Cell. Ayan, nakalagay Cell Monte Grappa. Tapos may mga nakaborda na green, white, red, Italy, button saddle, single speed, Italian style, green din, nakaterno sa gulong, syempre. Tapos yung frame natin, no? Chromoly to, no? Ganto, no? Steel frame chromoly. Pero may mga naka-indicate naman yan dito. Columbus, Gara, Tretubi. Yan yung mga naka-ano, tubing niya. Type ng tubing. Tapos saddle natin, syempre, alloy Lodi, ITM yung stem. Yan, panalo. Ganda. Record by Ambrosio yung ating rim sa kanya. Magkano naman to, Mick? Ito, bigyan na lang natin ng 25k. Mura na sa 25k yan. Ayan na ba pinakamura nyo dito? Oh, ito na 25k. Para group set pa lang yan, magkano na. Oo, bali no? Yung sa frame kasi medyo may mga paint ano lang din kasi kalumaan na rin ako. Oo. Kayo na bahala kung gusto nyo i-restore kasi nga din namin ni-restore eh. Pero mura na sa 25k yan, Mick. Inassist lang namin, assist na na original. Paunahan na lang siguro tayo dyan, 25k, no? Rossi Balasi. Rossi Balasi. 25k. So dito na tayo. Ito mga boss, si... kung meron mga road bike, meron din kaming mountain bike mga boss. Siyempre, meron din tayong available nyan. Ito, Giant Anthem X na naka full suspension mountain bike naman to, guys. Grabe, oh. Ang sukat nito. Ayun, oh, uy. Grabe, oh. Tingnan nyo naman, oh. Singamik. Grabe maglaro yung suspension niya, working no? Yan, working. Talagang working, okay, kung working. Downhill daw, mga pang downhill. May naka-indicate ba na sukat ng frame dyan? Sa small, 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 small size. Small size, guys. Yung ginamit na suspension sa frame niya, guys, ha? Fox. Tapos yung ginamit na crank sa kanya is Giore XT na Halotech, naka 2x setup. Shimano SLX naman yung ginamit na FD. Sa RD na ginamit sa kanya is Shimano Giore XT. Ilang speed yan, Mick? 10 speed. So nakita ko dito, size 29x2.1 yung gulong. Sukat ng gulong 29er. Grabe yung hub nito. Ano kaya to? Simple lang tumunog pero mukhang pang malakasan eh. MTB 29 tubeless Continental Ruban yung gulong. Grabe to. Tapos naka hydraulic disc brake, no? Hydraulic disc brake. Avid yung boss. Ginamit. Panalo Giant, seat post, physique, classic yung wheel set. Tama si Sir Jun. Tapos naka air type suspension fork na ba to o coil type pa?
Pero maganda dyan, gawa ni Fox eh. Oh, gawa ng Fox yan. Float 29 Fox Racing Shocks. Air-type suspension port, guys. Ito yung hydraulic brake lever niya. Grabe, no? Shifter natin, syempre, SLX yan. May bell pang kasama, ha? Oh, diba? Stem, handlebar, lahat po yan ay Giant na. Magkano naman kaya ang presyuhan? Bigay natin to mga boss ng 75,000. 75,000 pesos. Grabe. Mura na sa 75,000 yan. Sobrang ganda rin ng size niya mga bossing. Small size lang, small no? Size pero lang. Size 29. Oh, yun ang ganda. Pero pwede mo adjust yan, 26. Naka-true axe na yata siya. Panalo. Wala nang hahanapin para sa isang to. Giant Anthem X. Magkano naman presyo? 75,000. Negotiable pa, Mick, no? Pwede yung pag-usapan yan. Oh, diba? 75,000 pesos. Pwede pang pag-usapan yung presyo na yan. Pwedeng tumawad kahit wala kang kasalanan. Dito na tayo. Uy, so, mga boss, may kakambal pala, no? Kakambal niyan, mga boss. Giant Anthem X. Din, oh. Parehas. Ano kaya pinagkaiba nilang dalawa? Frame size. Ito, medium yung size. Pero halos karamihan sa parts na nakalagay sa kanya or yung setup niya, parang ganun na ganun parang din, ganun ano? Parang ganun na ganun. Shimano SLX na rin siya, mga boss. Shimano SLX na rin, no? Ayun, no? Yung crank, SLX, nakatubay. Pero yung FD natin dito, SLX din. Yung pedal, silvering na Giant. Tapos yung ginamit naman na RD sa kanya, Shimano Diore XT. Tapos ilang speed to, Mick? 10 speed. 10 speed din. 2, 4, 6, 8, 10. 10 speed din. So ito, naka size 29 by 2.25. Giant yung rim. Tapos yung ginamit na gulong sa kanya is Schwalbe guys. Fox na rin, no? Yung suspension ng frame niya. Medium size. Ito, naka dropper post pala, no? Naka dropper post. Ayun, no? Sige nga, Mick. No, pag-adjust nyo, ganyan. Uy, grabe. Depende pa sa pagpindot, no? Depende sa pagpindot kung gano'n. Tapos yung hydraulic disc brake na ginamit sa kanya, Shimano SLX. Siyempre, shifter natin, SLX na rin. Kompleto. Fox yung ginamit na fork. Kaya ano na rin yan, air-type suspension fork. Magkano naman dito, Mick? Ito mga boss, na vlog na ito nung naraan, 85. Bigay na natin 75. 75 para dito. Para kambal. Mura na sa 75,000 yan, ha? Dropper post pa. Yun ang panalo dyan. Diba? Para sa mga naghahanap ng MTB, eto, Giant Anthem X 2 available sa CK's Bike Shop. Mag-asawa, no? Okay, Miko, nakita na natin yung mga available at yung mga bagong pangmalakas ng bisikleta dito sa CK's Bike Shop. Ano-ano pa ba yung mga aabangan ng mga kapadyak natin sa mga susunod pang panahon o sa susunod pang buwan dito sa CK's Bike Shop? Yun, sa mga susunod na panahon at buwan, mga bossing, marami tayong paparating na dyan na mga Colnago, mga boss, talagang Italians bike na mabigat talaga din, mga bossing, at solid. At saka sa mga tropa dyan nag-aabang ng mga bago namin, tutok lang kayo kay Tireless at malalaman nyo yan sa vlog niya, mga bossing. Okay, imbitahan mo naman yung mga kapadyak natin na muling bumisita dito sa CK's Bike Shop. So yun mga boss, muli ko kayo iniimbitahan dito sa CK's Bike Shop, mga boss. Meron kami dito sa 47 Kaulin Street, meron din sa 10 Rasuliman Street, parang Marikina City yan, mga bossing. Okay, so marami salamat boss Miko, ha, dahil na-assist mo na naman kami dito sa CK's Bike Shop. Nakita na naman ng mga kapadyak natin kung ano-ano yung mga available na pangmalakas ang bisikleta, mga imported road bike dito sa inyong shop. So marami salamat boss Miko, more power and God bless salamat CK's din. Bike Shop. Baka may shoutout ka pa. Yun, shoutout sa mga tropa ko, syempre, kila Ace, kila Bricks, mga bossing, tsaka sa mga tropa dyan, sa Rasuliman, shoutout sa inyo lahat. Yun, maraming salamat. CK's Bike Shop. So yun mga kapadyak, muli na naman nating nalaman kung ano yung mga available na pangmalakas ang bisikleta at talaga namang mga imported na galing ng ibang bansa yung mga bisikleta natin dito. Pero ang kagandahan, ano, nakita nyo, sa abot kayang halaga, meron ka ng pangmalakas ang bisikleta at talaga namang legit na original yung mga piyesang nakasalpak sa mga bisikletang to. Nakita nyo, no? Kung sakaling may mga nagustuhan kayo, silipin nyo yung comment section or yung description box ng video natin dyan sa baba, dahil nilagay ko dyan yung kanilang contact number. Syempre, nilagay ko na rin dyan yung kanilang kompletong address para just in case na gusto nyo tumawag or kung gusto nyo pumunta dito sa CK's Bike Shop, hindi na kayo mahihirapan, madali nyo lang silang makukontak. So nagpapasalamat tayo syempre sa CK's Bike Shop sa walang sawang pagtitiwala at pagbibigay ng suporta na ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga available na pangmalakas ang bisikleta na pangmalakasan nga talaga sa abot kayang halaga. So
pasyal na lang kayo rito ha, CK's Bike Shop. Syempre sa inyo na mga kapadyak ko na hindi nagsasawang magbigay ng tiwala at suporta sa bawat video na ginagawa ko, ay syempre nagpapasalamat din ako sa inyo. Sana huwag kayong magsasawa, patuloy nyo lang ako suportahan, patuloy nyo lang ako bigyan ng like, share, comment, tsaka subscribe kayo sa ating YouTube channel. Syempre huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow ang ating Facebook page para lagi kayong updated sa lahat ng video na ipinapost natin. Sa lahat pa ng gustong mag-avail ng ating official cycling cap kagaya ng suot natin ngayon, message nyo na lang ako sa Facebook page natin para mapag-usapan natin kung paano makakarating sa inyo yung mga pangmalakas ng cycling cap kagaya ng available sa atin ngayon. So maraming salamat sa panonood nyo mga kapadyak. Abangan nyo nga pala, meron pa tayong ipapakita dito sa mga susunod nating video sa CK's Bike Shop. Kaya tutukan nyo lang yung mga ilalabas pa nating video dito sa shop nila. So maraming salamat sa panonood nyo mga kapadyak. Magkita-kita na lang tayo ulit hanggang sa mga susunod na video. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo. Peace out.